Ngayong episode, makikilala natin ang isang pamilya sa Magdalena, Laguna na nag-alaga na umabot sa 41 kalabaw. Ang alaga naming kalabaw dito ay nasa 41 head. Sa 9 hectare po, nagsimula ho kami sa 4, tapos nabigyan ho kami ng PCC ng tigda-dalawa, tapos nakabili pa rin kami sa iba. Ang dumalaga ho, isang tao na yun, nasa 30,000 ho. Kung sa amin, ayos na yung dalawa. Kung may puhunan, pinakaano na, 5. At sila ay nakakapag-produce ng 45 liters ng gatas per day. Per liter sa amin ngayon, 80. Ayun mo po, may pasubalin, tumaas. Dati na ho, nag-90 na kami. Pag yung kasagaran, ho, nakaka-45 liters ho kami a day. Pero pag humihina na ho, ayun, inaabot na ng pababa o ng pababa. Kaso naman, may anak na bago, nataas uli. Yung viewers nila ang magkukumpute. Sila na ang magkumpute yung kanila. At ito ay naipaproses sa paggawa ng napakasarap na kesong puti, pastillas at iba pang dairy products. Ngayong episode, matututunan po natin ang pag-aalaga ng kalabaw na makakapag-harvest ka para makagawa ng siyempre napakasarap na kesong puti. Si Florentino Flores Jr. Ito naman po si Franz Harold Flores, ang pangatlo kong anak. Ang involved sa akin sa farm, yung pangalay ko, yung pangalawa, tsaka yung pangatlo. Family business na. Dito, nasa farm namin, naggagatas kami ng kalabaw. Ang alaga namin kalabaw dito ay nasa 41 head. Sa 9 hectare po, nagsimula ho kami sa 4, tapos nabigyan ho kami ng PCC ng tigda-dalawa, tapos nakabili pa rin kami sa iba, kaya umabot na higit ko mulang na 41. So, pag-alaga po ng kalabaw, alam po, may sipag at tsaka po yung pagkain, dapat po sapat sa kalabaw, tsaka laging po pinapaliguan. Dahil yung kalabaw po, mahina po sa init, kaya kailangan po papaliguan. Ang pagkain po namin kalabaw dito, may tanim po kami rito ng Napier, Mombasa, tsaka po ano, Mulato. Tsaka po yung mga carabao grass, bagin. Meron po kami pinapakain na ano, soya pulp, feeds, nyalagyan po namin ng molasses, tsaka po asin. Nakakaganda po ng gatas mo ng kalabaw, tsaka hindi po masyadong namamait ang kalabaw. So una po, papakainin po na namin ang ano, ng mga sapal, mga peas. Yan, halo-halo po sila. Lalagyan po ng tubig. Pagka tapos po kumain na noon, papaliguan na po sila. Pagkapaligo po, itatali na po namin yung mga kanilang paa, tsaka po buntot. Para po maiwas yung mga aksidente na pwedeng harapin. Ito po ang isa sa mga bagong panganak nila, baby pa. Kailangan isama siya dito para susunod yung nanay. What's your name? So pagkatapos po sila dalhin dito, sila ay paliliguan na. Liligo na. Laki, no? Bakit kailangan palian, kuya? Para po hindi makapanipa. Nasipa din ba to? Kailangan po paliguan yung kalabaw para po matanggal yung mga dumi nila, mga putik sa katawan yun po. Mga buha-buhangin. Pangkaraniwan lang yung lango ng kalabaw. Hindi man lango sa ano yun, talagang lango ng kalabaw. Hindi na po maaalis sa kalabaw po talaga yung lango. Sapul ho yun. Kahit po paliguan, talaga po nakaano na sa kanila. Kasama na po sa buhay nila yung ano, lango. Para mawala kang putik. Patanggalin yung putik. Sunod pong step, lilinisin pa po yung kanilang daddy po.
para may mga naiiwan pa pong putik-putik na konti. O, tapos po, pupunasan po ng basahang tayo para hindi po tumutuloy yung tubig sa gagarasa namin. Doon naman po ay pinapasangkal po namin sa guya para po yung gatas, dare-darecho po siya. Hindi po siya magtatago. Para mas active na yung ano niya ang dodo. Pagkatapos po ulit, lilinisin po ulit kasi may laway po ng bulo para matanggal. Lilinisin po ulit, tsaka pupunasan po ng tuyo. Para po siyang barong, yung style ng aming salaan, yung kadya. Parang kadya. Para po masala po yung dumi na naiiwan pa po. Mga buha-buhangin pa kong konti, tsaka po yung balahibo ng kalabaw. Para po nasasala, tsaka po sa langaw pag hindi po siya diretso sa gatas. Ilang years ka na dito kayo nag-work? Hindi po. Mga 7 po. 7 years? Oo. Expert ka na magpagatas? Hindi pa naman po gano. Medyo lang? Oo. Mas expert ka tatas po yun. Kuya, ilang years ka na nag-aan? Bali po ano. Mula 2020 po. 2020? Bali mo po. 3 years po. 3 years lang. Pagkatapos po namin yung gatasan, edi titimbangin naman po namin yung gatas para po meron po kami sariling record ng bawat kalabaw po. Pagkatapos po namin timbangin, ilalagay po na namin sa milk can. Yung milk can po, meron din po siyang sariling saraan. Ayaw po, kanya-kanya po eh. Kanya-kanya po kami kalabaw, kanya-kanya po kami record ng gatas. Para maano mo yung kung gano'ng karami ang gatas mo sa araw-araw doon sa isang kalabaw. Para maku-compute mo po yung... Maku-compute mo yung hanggang sa matapos, hanggang sa mag-dry. Hanggang sa mag-dry. Depende yun. Pag hindi ho agad nagbuntes, inaabot ho ng mga 10 months, 11 months. Pero pag maaga ho nagbuntes, mga 6 months lang ho, hanggang 8 months. Ah, kaiba nung ng gatas ng kalabaw, talagang masustansya. Hindi naman sa inaano ko yung gatas ng baka. Kasi ang gatas ng baka, medyo matubig, malabnaw. Pero ang gatas ng kalabaw, talagang malapot to. Creamy ang ano niya, masustansya. Pag mga 3 oras, sasangkal na huli yun. Kaso, sa bulo naman yun. Sa hapon, sa tanghali, tatali na yung bulo para yung mula tanghali hanggang bukas yung deposito ng dumami yung gatas na magagatas namin sa kalabaw. Isang beses lang, so tuwing umaga lang. Kailangan ngayon, laging alas 7. Kasi pag naatrasado ka, halimbawa yung alas 7 mo, naging alas 8, hihina na yung gatas mo. Nagloloko po yung... Nagloloko na yung inahin. Kailangan, sumula alas 7 hanggang alas 9, matapos ka. Yan yung i-deliver po namin sa samaan. Pagdating ko doon sa deliver, pa-process pa nila yun. Che-check up eh, anong klase ng gatas. Pag ano, saka nilalagay sa freezer. Gagawa sila ng choco, keso, keso puti, pastillas. I-temperature muna natin siya. Dapat ang temperature niya is 28 to 31 ang ano niya. Tapos pagkatapos po nun, i-test po natin siya ng APT. 60% alcohol po yun. Tapos, 2 ml lang po na alcohol, 2 ml din pong gatas. Yung pares po sila ng sukat. Pag pinagsama nyo at sinake nyo, pag class A po, dapat walang mga ano yun ng gatas, parang spot-spot. Pag class B po, yun po yung may spot-spot ng konti. Pag namuo naman po siya, yun po class C, bali reject po yun. Reject po ang class C. Tapos sa pinigil? Opo, tinitimbang po namin. Ang simula guya na babae, pag siya ng anak na, mga 3 taon, 2 hanggang 3 taon para siya manganak. Hindi, mga 7 days bago niyo maibenta kasi tatanggalin niyo yung colostrum.
Yung unang linggo, simula panganak, yun kasi yun, madilo yun. Taga yung pangano sa guya. Pampalakas. Ang challenging ko dyan, pag kinapos kayo ng pagkain. Pag tagdating ng tag-araw, ninipis mo ang mga damo, kailangan marami kayong tanim na napier. Huwag lang mawawala yung peach, sapal ng taho, molasses. Medyo mataas, ay, wala naman tayo magagawa. Kung ano bigay ng ano, kung yun ang presyo nila, tatawad lang ako ng konti, kung may makakatawad pa. Pero sa ngayon, yung nabibili namin, 1-4. Yung isang sako ko namin inaabot ng dalawang linggo. 50 kilos po yun. 50 kilos. Ayun yung mga bentahin ng marami kang forages na pakakain. Kaya medyo nakakatipid ko doon sa medyo mahal na pagkain. Yung kami nagpapala, nung una maganda. Mura kasi ang mga labor. Mura ang mga ingredient, yung mga abono, sprayer. Eh ngayon, sobrang mahal naman. Tapos, bibili mo ng palay mo, ganun lang. Mura. Eh, ugintay ka ng 5 months. 5 months, wala kang kita. Labas ka ng labas ng pera. Pag-aanihin mo na, minamalas ka pa, nagkasakit yung palay. Dati, mga marami kaming baka kaysa kalabaw. Natukyan namin mas maganda yung sa kalabaw. Yun ang pinadami namin. May gatas na kayo araw-araw, may bisiro pa kayong nalaki. Doble. Ang dumalagaw, isang taon na yun, nasa 30,000 na ho. Isang beses isang taon, kung mga nganak na, isang beses, isang taon ng isang, kada taon, nanganganak, kung abis mamali. Kung sa amin, ayos na yung dalawa, kung kaya nilang i-maintain yung pagkain. Eh kung hindi, di pwede muna sila mag-umpisa sa isa. Kung may puhunan, pinakaano na, 5. Per liter sa amin ngayon, 80. Ayan naman po, may pasabalin, tumaas. Dati na, nag 90 na kami. Medyo hindi maganda ang takbo. Magkakapiling uli kami. Yung sa mga deped, pag nagkaroon uli kami noon, bawal kami sa 90. Pag yung kasagaran, nakaka 45 liters o kami a day. Pero pag humihina na, inaabot na ng pababaw ng pababa. Kaso naman, may anak na bago, nataas uli. Yung viewers nila ang magkukumpute. Sila na magkumpute yung kanila. May sasuggest ko sa kanila, konting tiyaga sa una, pag naman kayo kumikita na, doon nyo makikita, kwentahin nyo simula pag-aalaga hanggang sa kayo nakatapos ng paggagatas sa isang kalabaw, kwentahin nyo. Makikita niyo ang tubo niyo. Huwag kayong maiinip. Salamat po sa nag-sponsor po sa amin ng ibang kalabaw. Sa mga tiyahin po namin. Shout out. Tita Resi ni Tita Neda. Kapatid po ng tatay. Tsaka po sa aming samahan na Magdalena Agriculture Corporation. Nabiyaya kami ng kalabaw. Napasama po kami. Sa mga gusto pong bumili ng produkto po namin sa Magdalena po, sa ibabang butnong, Magdalena Agriculture Cooperative po ang aming samahan. Meron po kami doon mga chocolate, fresh milk, quesong puti, tsaka po pastillas. Next episode, matututunan naman natin ang step-by-step process sa paggawa ng quesong puti. Huwag niyo pong kalimutang mag-follow, like, and subscribe sa Agri sa Agri.